Isang napakagandang gabi o umaga sa bawat isa sa atin kung saan lugar ka man ngayon, isang pinagpalang araw sa iyo, isang pinagpalang gabi. Siguro narinig na natin yung mga kasabihan na huwag ka masyadong mag-expect. Yan, tama, narinig na siguro natin yan. Ano? Ngunit ang tanong sa atin is, kailangan ba talaga natin mag-expect o kailan natin hindi kailangan mag-expect? Okay. Dapat maliwanag po ang ating pagkakaintindi patungkol sa expectations. And for this particular time, let me help you by sharing with you these teachings that I was able to make as I ponder ano, sa buhay po natin na marami po kasing tao na nadidisappoint sa buhay. Bakit? Dahil nga po sa tindi ng kanilang expectations. At marami naman pong hindi lumalago sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay dahil wala naman po silang expectations. So, sa ilang minuto po natin pagsasama, we're gonna talk about the pros and cons of having expectations. Pag sinabi po natin pros and cons, pag-aralan po natin yung advantages or disadvantages of having expectations or the good points and the bad points of having expectations. I know that you are excited. Tulad na banggit ko kanina na siguro and I'm so sure na narinig mo na yung mga kataga na nagsasabi na para hindi ka ma-disappoint, okay, dapat hindi ka dapat nag-expect. Yan. Totoo naman yun, ano? Totoo naman yung ganun. Pag wala kang expectations, wala kang disappointment, okay? Pero hindi ibig sabihin may katotohanan yun. Totoo na lahat na hindi ka na dapat magkaroon ng expectations. Kasi sa unang tingin, pwedeng tama yun. Sa unang dinig natin, pwedeng tama. Ngunit kung ating pakalilimiin, may mali rin doon sa ganung salita. Unang-una, mahal kong kababayan, pag wala kasing expectations, ibig sabihin, walang sistema. Magulo ang buhay pag wala tayong expectations. Magulo ang pamilya na walang expectations sa bawat isa. Magulo ang anumang organisasyon na meron ka. Magulo ang relasyon kung anong relasyon man meron ka. Ibig lamang sabihin, magulo ang lipunang walang expectations sa isa't isa. At ibig sabihin lang, walang maliwanag na sistema at lituntuning sinusunod ang mga mamamayan. Bakit? Kasi walang ine-expect ang gobyerno o ang organisasyon. Tama ba? Pangalawa, pag walang expectations, ibig sabihin wala kang pressure. Hindi ka mape-pressure, di ba? O wala namang expectation siya sa akin eh. O walang pressure. Okay? Ibig sabihin, wala kang bigat na pasanin. Sa part mo, parang okay lang, okay, ma-fulfill mo yung duty mo o hindi, okay lang, walang problema, parang ganon. So, wala sa hulog kapag walang pag hindi tayo magkakaroon ng expectations. At pag wala tayong pressure sa part natin, wala tayong maliwanag at magandang maaasahan. Tama ba yung mga tao sa paligid natin? At another thing, pangatlo, pag wala tayong expectations, ibig sabihin lang nun, walang kasunduan. Walang napagkasunduan, ibig sabihin. Nangangahulugan na kapag anumang bagay na walang kasunduan, ibig sabihin wala rin responsibilidad ang bawat isa. Dahil anuman pong kasunduan, ibig sabihin naglalaman yan ng mga maliwanag na kapahayagan patungkol sa na dapat asahan ng bawat isa, okay, sa isa't isa. Tama ba? Pero ang expectations, hindi naman talaga para sa lahat yan. Ito ay para sa mga tao. Ito'y akma lamang po sa mga tao na handang umunlad sa buhay, umunlad sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay at upang maranasan nila yung ganda ng pamumuhay sa mundong ibabaw bilang kumikilala sa Diyos higit sa lahat. Of course, tulad na banggit ko, we don't have to have expectations from all people that we meet, ano? Kasi pag ginawa natin yan, naku, madidisappoint na madidisappoint ka, okay, sa buhay. Okay? So, aralin po natin yung pitong klase ng expectations. Okay? At sa ating pong pag-aaral na ito, I do believe matututo ka, and if you find this helpful, not only for you, but to your loved ones and friends, feel free to just copy the link and share it to them para tayo ay makatulong sa simpleng kaparaanan. Tama ba? Okay? So, simulan na po natin. Unang-una na klase ng expectation, yung tinatawag kong no expectation. Ibig sabihin nun, wala kang expectation, wala kang inaasahan.
Pag pinag-usapan po natin kasi yung expectation, ito yung ano, yung parang meron kang inaasahan, meron kang what's this, meron kang ina-anticipate na mangyayari, mga ganyan. Okay? So, isang klaseng expectation is wala kang ina-expect. Pag wala kang ina-expect, ibig sabihin, wala ka rin disappointment. Okay? Pag wala kang disappointment, okay din, ano? Di ka mandi-disappoint. Dahil wala kang ina-expect. It's really good. Pero alam mo ba, yung mga taong hindi nag-expect, sila yung mga walang ginagawa, walang ini-invest. For example, kapag ikay walang itinatanim, mag-expect ka ba na may aanihin ka? Definitely, wala. Kasi wala kang ini-invest, wala kang tinatanim. For example, alam natin yung kasabihan, pag may isinukso, may madudukot. O ano ina-expect mo na nadudukutin mo pag wala ka namang isinukso? Diba? Pag wala kang i-deposito, wala kang mawi-withdraw. Okay? So those people na walang ini-invest, walang ginagawa, walang tinatanim, huwag kang mag-expect na ikaw ay may matatanggap. Tama ba? So dito rin, sa relationship, for example, when you give to others, even to strangers, tutulong ka, mas maganda rin na walang expectation. For example, tumutulong ka sa mga tao na walang kakayahan magbalik sa'yo, very good yun. Bakit? Hindi ka kasi madi-disappoint. Bakit? Kasi binibigay mo yon, nagtulong sa kanila na nagmumula sa iyong puso, maging sa mga tao na kuminsan nakakagawa sa iyo ng hindi maganda. Di ba? Gumagawa ka ng mabuti sa kanila. Bakit? Kasi sumusunod ka lang sa prinsipyo ng Biblia na ano ibig sabihin doon? Anong prinsipyo yon? Love your enemies, sabi di ba? Sa Book of Luke, chapter 6, verse 35. Love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. So ibig sabihin po, pwede ka palang tumulong talaga sa iba. Maging sa iyong mga kaaway, maging sa mga gumagawa sa iyo ng di maganda, pero hindi ka dapat mag-expect ng anything in return. Okay? So, ito yung ano, ito lang magiging epektibo yung unang type of expectation. Okay? Hindi ka madi-disappoint. Okay? Huwag kang mag-expect pag wala kang ginagawa. At huwag kang mag-expect sa mga ginagawa mo ng mabuti. Okay? Lalo na yan ay strangers o yan naman ay talagang walang relasyon sa'yo o kaya walang ibang gusto yung mga yan kundi saktan ka o gawang ka ng di maganda. No expectations at all. Kasi pag nag-expect ka, ano mangyayari? Masasaktan ka lang. Okay? And titingnan po natin dito sa Biblia, maliwanag din dito na yung mga wicked people, wag dapat sila mag-expect ng anything. In the Book of Proverbs chapter 10 verse 28, it says, "The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish." Oh? Bakit? Madi-disappoint kasi sila eh. Bakit? Kasi nga walang ginagawa, walang in-expect, hindi kumikilos ng tama. Okay? So yun po yung unang klase ng expectations. No expectation. Okay? Ang kawalan ng expectation, may mabuting side dyan at meron ding hindi mabuting side dyan. Pangalawang klase ng expectation, yung tinatawag ko namang offered expectation. Ano man ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may ino-offer. Okay? Merong invitation, parang gano'n, ano? Na i-expect mo. Bilang mga tao, okay? Pag tayo'y pumupunta sa, what's this, sa mall, for example, di ba may mga promotizer dun sa malls, okay, kung mga salesperson, di ba magagaling magsalita, they're trying to get our attention. Okay? Bakit? Kasi may ino-offer silang produkto or serbisyo o kondo o kung ano man yan. Maganda ito. So, kina-capture yung attention mo. Bakit? Kasi nag-o-offer sila ng expectation na kapag ito, tinry mo tong produkto na to, ito yung mangyayari. Okay? Kapag ito, dito ka tumira, nako, talaga naman, napakaganda ng iyong paligid. Ha? Pag itong serbisyo na to, tinry mo, talaga naman. So, ibig sabihin nun, merong offered expectations. Okay? Offer expectation. Okay, if you want to start a relationship, di ba? Ino-offer sa atin, yung mga promodizer, okay, mga ahente, di ba? Sila yung nag-o-offer. So, they're offering expectations. Ano ginagawa nila? They're capturing your attention. So, if you want to capture anybody's attention, offer expectation. Offered expectation is some sort of an invitation. So, that's your way to start a relationship.
para masimulan ang relasyon, kailangan nag-o-offer ka ng expectation. Ano ba yung ine-expect mo? Ano ba yung i-expect mo, ine-expect nila from you? Okay? When you start it, okay, ibig sabihin nun, you're offering an expectation. And I call it offered expectation. Okay? So, ang desire mo niyan to prove something. Tama ba? Okay? Ang desire mo to prove something. Like for example, may pagbibigay kasi na hindi ka nag-expect ng anything. Tama? Pero may pagbibigay din naman that you are giving it, you are offering it, right? To start a relationship. Like for example, sa isang lalaki sa babae, pag nagbibigay ng, may mga pagbibigay na hindi ka nag-expect ng something in return. Pero may pagbibigay ng regalo naman na ibig sabihin, that's a sign that you are offering an expectation. You want to start a relationship. Oh, maliligaw ka na pala. Parang ganun, di ba? So that's a signal that you want to start a relationship. That's a signal that your desire is to prove something that you really love the person, right? Like for example, one good example of offered expectation is ang sabi ng Panginoon, di ba? In the Gospels, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. So ibig sabihin, may ino-offer. May ino-offer na expectations, okay? Na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, okay, tayo ay magkakaroon ng kapahingahan, di ba? So ibig sabihin, andun yung invitation, andun yung pag-capture ng ating attention para simulan natin yung pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Tama ba? And that offered expectation is the desire to prove something. Okay, I hope we're learning. Okay? Pangatlo, okay? If you have comments, feel free to type it here, okay? If you have any topic na gusto nating talakayin din, may questions kayo, feel free to type it here. Okay? Kung saan lugar ka man pinapanood mo 'to ng live o napapanood mo ito ng replay, okay? It doesn't really matter. Okay, I hope you're learning, mahal na kababayan. Pangatlong expectation, yung tinatawag na shared expectation. Okay. Itong shared expectation, it expresses each other's heart. Ibig sabihin, ito yung klase ng expectation na hindi lang isa ang nag-o-offer ng expectation, kundi yun ding tao nakaka-receive ng expectation, sineshare niya rin. Kaya nga shared expectation. Okay? Sa mga companies, organizations, okay, even sa magkarelasyon, napakaganda ng shared expectation. Bakit? Kasi na-express ng bawat isa ang kanilang dapat asahan mula sa kabilang partido, mula sa kanilang partner, mula sa kanilang kasamahan sa trabaho, mula sa kanilang amo. Okay? So, like for example, I remember nung ako'y nag-a-apply pa lang sa isang multinational company sa Pilipinas, before I was hired, tinanong ako, after sabihin sa akin yung expectations ng pinaka-boss, ano, in-interview ako ng boss, now, tinanong din ako, ano bang expectation mo, okay, kapag ikaw ay tinanggap dito sa kumpanyang ito? Ayan. So, ibig sabihin, ang tawag doon, shared expectation. Okay? You're supporting the relationship. Okay? Shared expectation supports the relationship. Ito'y makakatulong sa relasyon. Because it upholds the mutual understanding na yung isang partido may dapat maliwanag na asahan sa'yo, ito yung inaasahan niya, at ikaw naman, i-express mo sa kanya yung mga dapat mong asahan sa kanya. At alam niyo po ba, napakaganda, mahal na kabayan, yung shared expectations, lalo na sa mag-asawa, lalo na kahit sa aspeto ng buhay, napakahalaga ng shared expectations. Okay? Actually, it's a key element, okay, to develop a very supportive relationship. Unang-una, kapag may shared expectations, nami-minimize yung relationship conflict. Kasi kapag isa lang yung nag-expect, okay, tapos yung isa, hindi niya alam yung expectations mo, di ba? So, nagkakaroon ng conflict, tama ba? Alam ba natin, yung shared expectation is good because sa psychology, may tinatawag silang Pygmalion effect. Okay, anong ibig sabihin ng Pygmalion effect? Ito pong Pygmalion effect, ibig sabihin kapag ikaw ay narinig mo yung expectation, yung great expectation ng ibang tao from you, ang mangyayari yan, may tendency yan na ma-improve mo yung performance mo. Bakit? Kasi alam mo na someone is expecting you to perform well or to perform in a particular way or manner. Ang tawag doon, Pygmalion effect. Okay? And sa different studies, ginawa na rin po nila yan, na kapag inaasahan mo
napakaganda, umaasa ka, may expectation ka sa isang tao, nabanggit mo at alam niya, ina-expect mo yan, yung tinatawag na Pygmalion effect, na kahit pa, okay, hindi niya kaya yan, nami-meet niya yan. Bakit? Nagkakaroon ng improvement. Bakit? Kasi alam niya na may ina-expect ka sa kanya. Okay, baka naman ikaw, expect ka ng expect sa tao, eh hindi niya naman alam. Eh, puro disappointment ang aabutin mo yan, mahal na kapatid, mahal na kababayan. Okay? So, ganun din sa magkarelasyon. Okay? Pag nag-usap ang mag-asawa, okay, patungkol sa kanilang expectation sa bawat isa, ang tawag doon, shared expectations. And it's very healthy for marriages and in any type of relationship. Okay? Like for example, ako, yung asawa ko, I remember, nagkaroon kami ng shared expectations and it was very helpful. Okay? Listen ha, kahit na kami matagal na mag-asawa, I think halos isang dekada na o mahigit isang dekada na kami mag-asawa, nung nagkaroon kami ng shared expectations, na-realize namin na iba pala yung ina-expect niya at iba yung ina-expect ko from her. Okay? So, napakaganda nung nagkaroon ng shared expectations. Kaya kung kayo nakikinig, ikay may asawa, may karelasyon ka sa trabaho, sa ministeryo, may kaibigan ka, dapat meron kayong shared expectations. This is very healthy, I guarantee you. Okay? When you and your colleague or your coworker or meron kang ministry partner, when you talk to each other about each of your expectations from each other, ang tawag po doon, shared expectations. Okay? Yun po'y pangatlo. And move na po tayo sa pang-apat. Ano po'y pang-apat? Ito yung tinatawag na met expectation. Ibig sabihin ng met, okay, na-meet mo kasi yung expectation. Okay? Ibig sabihin, pag na-meet mo yung expectation, it satisfies people or your partner. Okay? May mga expectations na nami-meet. Okay? Pag na-meet mo yung expectation, oh, satisfied ang tao, satisfied ang partner mo, satisfied ang kaibigan mo, satisfied ang customer, tama ba? And this is the minimum requirement. Okay? I tell you, ito yung minimum requirement just to maintain the relationship. Dahil nami-meet mo eh. Nami-meet mo yung expectation niya, minimum requirement yon. Mame-maintain mo yung relasyon. Okay? Like for example, sino sa atin dyan? Di ba, meron tayong mga bangko. Sa Pilipinas man, especially sa Pilipinas, di ba? Kasi dito sa bansang Korea, kahit na walang maintaining balance, hindi magsasara yung di ba? Hindi magsasara yung bank account, di ba? That's the beauty here in Korea, no? Kahit zero pa for how many years, pag open mo, magagamit mo pa rin. But in the Philippines, okay, kailangan natin ma-meet yung expectation ng ano, ng bangko. Okay. We must meet the expectation to keep the obligation. Ano yung obligation natin? Di ba? May tinatawag na minimum. Okay? Maintaining balance. Okay? Maintaining balance. Ibig sabihin, kapag yung balance mo doon sa banko, sa account mo, bumaba doon, ang mangyayari niyan, may corresponding fine. Okay? Dahil hindi mo nami-meet yung expectation. Okay? Yung kasunduan nyo. Okay? So, you must keep the obligation. Ibig sabihin, kapag na-meet mo, na-maintain mo, yung maintaining balance, okay? Ibig sabihin, you're keeping the obligation at yung pagiging yung pagkakaroon mo ng karapatan o pribilehyo na mag-maintain yung bank account mo, mananatili yon. Okay? Basta hindi mo babawasan. Yon. Okay? Pag binawasan mo, nangyayari, uubusin ngayon ng banko ang laman nun. Okay? May mga nakaka-relate siguro dyan. Uubusin yon. Bakit? Kasi hindi mo nga na-meet yung expectations eh. Kasi that's the expectation. That's your obligation. Okay? Dahil pumasok ka sa isang relasyon. Relasyon sa bangko. Ganon din. Ganon din sa relasyon sa asawa mo. Relasyon sa kahit sino mang may relasyon ka. Relasyon mo sa amo. Relasyon mo sa, what's this? Sa ministeryo. Okay? If you are meeting the expectations, you will maintain the relationship. Okay? But as I said a while ago, napakababa lang yan. Para ma-maintain mo lang yung relasyon, i-meet mo lang yung expectation. Okay, that's powerful. If you want to maintain the relationship, just meet the expectation. Okay, mi-meet mo pa lang yun, ha? Okay, pero may higher than that. Kaya, makinig lang tayo. Okay, pang limang klase ng expectation. Ito na may tinatawag na unmet expectation. Okay, kabaligtaran ng met
is unmet. Ibig sabihin nun, hindi mo na-meet yung expectation sa'yo. At kapag hindi na-meet yung expectations mo, tama ba? Nadi-disappoint ka, tama ba? Ganun din, kapag hindi rin na-meet yung expectation mo, okay, ng ibang tao, ng partner mo, nadi-disappoint ka din. So, unmet expectation disappoints people. It disappoints you. It disappoints your partner. Right? And it really makes people angry. Kaya nga, kadalasan kung bakit nagagalit ang tao. Bakit? Kasi may ina-expect kang something na gawin eh. Yung ibang tao. May ina-expect kang serbisyo pero hindi nila nagawa. Hindi nila na-meet, di ba? For example, sa asawa mo, may hindi siya na-meet na expectation mo. Magagalit ka, di ba? Okay, pag siya rin, may hindi na-meet na expectation niya, magagalit siya. Pag pumunta ka sa anumang private or government offices, may ina-expect ka na something from them, okay, hindi nila na-meet, magagalit ka. Okay, remember, galing kami ng, ng airport couple of weeks ago, at merong nagwawala doon. May nagwawala doong, the pasahero. Okay? Bakit? Kasi sigurado ako, hindi ko man alam kung ano yung pangyayari, merong expectation siya na hindi na-meet. Okay, nakuha natin? So, this is what we call unmet expectation. At alam ba natin, listen. Okay, I want you to listen carefully. The easiest way to destroy your relationship is to ignore all the expectations. If you don't meet the expectations of those people, even your partner, okay, you will ruin or you will destroy your relationship. Okay? Ibig sabihin, the only way to ruin any relationship, be it in marriage or be it in business, be it in friendship, be it in the ministry, okay, is when one or two parties don't meet each other's expectations anymore. Yan. Kaya the only reason why many marriages or relationships end up in divorce, by the way, this is according to studies, huh? Okay? Sa pag tinatanong nila. Actually, hindi mo na kailangan ng study eh. Okay? Sa ating practical na pag-iisip lang eh. Bakit kaya naghiwalay? Bakit kaya nag-divorce? Bakit? It's only because of one thing. Ano 'yon? Unmet expectations. And hindi lang ito problema sa mag-asawa, ha? Okay, it's actually a social problem and it's actually a life problem. Problema to sa buhay ng tao. Okay, unmet expectations. I remember when we went to Davao, nung aming bakasyon sa Pilipinas ng aming family, I and my wife went to Davao and talaga grabe yung salubong sa amin, pagmamahal ng mga doctors, mga specialists, mga consultants, medical consultants sa Davao. And nagkukwento sila kung gaano kaganda yung pamamahala ni Mayor Duterte, no, dating Pangulong Mayor Duterte sa Davao. Nakita namin how people really loved him. Okay? And then explain is na ikwento nila sa amin na dati merong mayor na nag-replace, okay, kay Pangulong Duterte. Pero na-disappoint yung mga mamamayan ng Davao. Na-disappoint sila. Bakit? Yung expectations kasi nila, okay? Expectations nila na dapat ikilos ng panibagong mayor, in-expect nila katulad din ng Pangulong Duterte nung siya nagme-mayor, no? Ang nangyari is hindi na-meet yung expectations. And because of that, okay, na-disappoint sila, kaya the following election, hindi na yun nanalo at napalitan na rin ng ni Pangulong Duterte or under Duterte's family. Okay? So yun yung nakakalungkot pag hindi na natin na-meet yung expectation. Okay? Okay, pang-anim na uri ng expectations, okay? Is this unreasonable expectations. Okay. Bakit unreasonable? Ibig sabihin, ito yung also cause of majority of disappointments, okay? Hindi lang basta nag-expect kundi napaka-unreasonable naman ang ina-expect. At nadi-disappoint nito, hindi lang ikaw. Pag meron kang unreasonable expectation, hindi lang ikaw madi-disappoint,
Okay? But magdi-disappoint mo rin yung ibang tao. For example, bilang kita example lang na very, very obvious, ano? Meron kang anak, for example, in-expect mo na lumakad na yan 7 months pa lang. Okay? 7 months pa lang o 5 months pa lang, 5, 6, 7 months, in-expect mo maglakad yan, eh madidisappoint ka talaga. At hindi lang ikaw madidisappoint. Bakit? Yung ibang tao madidisappoint sa'yo, bakit? Bakit mo in-expect na maglakad yan? Eh 6 months, 7 months pa lang yan. Okay, buti sana kung more than a year na yan o kaya 2 taon na yan di pa naglalakad. That's really disappointing talaga. But the problem is, pag unreasonable, ibig sabihin nun, premature yung expectation mo. Okay, masyado kasi, may mga tao kasi na ka-start pa lang, iba na kaagad yung expectation, napakataas agad. Diba? Nagsisimula pa lang, sobrang taas na ng expectations. Okay, nag-aaral pa lang, sobrang taas na ng expectations. In other words, too much or unrealistic expectations. And this will eventually bring too much frustrations, too much disappointments sa iyo at sa mga tao sa paligid mo. Okay? So, mahal na kabatid, okay? Get rid of unreasonable expectations. For example, don't expect your partner to change his or her values. Maraming ganun. Nandidisappoint, bakit? Pilit mo kasing binabago yung values ng partner mo. Huwag kang ganun. Share mo to sa iyong mga kakilala na may mga problems sa expectations. So don't expect all people around you, including your partner, na magkaroon ng parehong-parehong opinion na tulad mo. Don't expect people na maging perfect. Maging yung partner mo na maging perfect. No, walang ganun. Okay, kung ikaw nga hindi perfect, tayong lahat di perfect. Tama? So, don't expect your lover or your partner to treat you kung paano mo siya tinitreat. Magkaiba kasi kayo. Di ba? Unreasonable expectations yun eh. Unang-una, baka magkaiba kayo ng love language niyan. Di ba? So, kailangan may shared expectations. So, na-discuss natin kanina. Okay, you just go back at aralin mo yun. Kahalagahan. What else? Don't expect people to do good unto you, especially when you're not doing any good to them. Kahit nga gumagawa ka na ng mabuti sa kanila eh, pwede naman di ka mag-expect, di ba? Another thing, sa mga mananampalataya, don't expect non-believers or unbelievers to bear the fruits of the Holy Spirit as a follower of Jesus Christ. Ang nakakalungkot ko minsan, napaka-unreasonable, di ba? Dapat ang nagbe-bear ng fruits of the Holy Spirit, yung mga mananampalataya. Pero maraming mananampalataya, unreasonable expectations. They're expecting those fruits from their employers na hindi naman mananampalataya, from their friends na hindi naman mananampalataya, di ba? It's unreasonable expectations, okay? Parang ayan, don't expect ducklings to fly like the eagles. Ang katawa-tawang lalabas nun, ikaw, bakit? Ang agila-agila, ang ducklings, okay? Then, pang-pitong expectations, this is the best set. The best type of expectations, okay? This is the best type. And ito yung dapat maging paborito natin. Okay? The 7 type of expectations, pang-pito is exceeded expectations. Wow! Ayan. Exceeded expectation will help you build strong relationships. Hindi lang basta minemaintain yung relationship, ha? Pag in-exceed mo, pag na-meet mo yung expectation, mamaintain mo lang yung relasyon. Pero if you want to build a strong, harmonious, wonderful, and thriving relationship, dapat in-exceed mo yung expectations nila. Yan. Na higit pa sa in-expect nila, ginagawa mo. Awa natin. I remember when I was still working for Ford Motor Company, I used to join and attend the customer service, customer satisfaction training. And that's what that's what we could always teach. Okay? The dealership in the Philippines. Ano yun? Yung ma-exceed. Hindi lang basta ma-satisfy yung customers, kundi very much superlatively satisfied. Kasi yun ang magbibuild ng strong relationship. Kung gusto mong mabuild ang strong relationship nyo, okay? Kung sino man yung kasama mo sa buhay, exceed mo yung expectation nila. Exceed mo. Ako madalas ine-exceed ng aking wife yung aking expectations. And sa totoo lang, I'm superlatively blessed. Bakit? I'm not expecting too much. Okay? Actually, yung expectations ko, the best na. Pero, she's really exceeding my
little, okay, average expectations. That's why we're growing and we're having this strong, wonderful, and thriving relationship as husband and wife. Okay? And I hope ako din, ganun din ako sa kanya. Okay. So, exceeded expectation builds and promotes career. Hindi ba yung mga tao na napopromote, mga workers na napopromote, sila yung mga ano, di ba? Late na umuwi. Di ba? Ano yung, ma-meet mo lang expectation, umasok pa ng on time, umuwi ka ng on time. Tama? Pero yung nag-exceed ng expectations, umasok ka ng mas maaga, umuwi ka ng mas late. Diba? Yun na nag-exceed ng expectations. Yun yung mga napopromote. Ganun din sa ministry. Okay? Hindi lang yung ano, pag tuwing linggo ka lang aktibo, nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig, pagdating ng Monday to Saturday, okay, you're not doing anything for the kingdom, right? So, exceeded expectation will build you, will level you up, will promote your career, your ministry, it will even promote your reputation. Exceeded expectation will also leave a lasting legacy. Alam mo ba, according to this article that I read, 80% daw ng kumpanya, they believe that study was done in America, I think. Sabi ng 80% ng companies, they believe that they are providing a superior customer service experience. Pero alam niyo po ba, only 8% of the cost of their customers agree. So ibig sabihin, bakit ganun? Magkaiba ng opinion yung companies doon sa customers. Bakit? Kasi walang shared. Hindi nila naririnig. Hindi nila alam talaga yung saloobin ng mga customers. Baka ganun din. Okay? Sa'yo at sa iyong asawa, sa'yo at sa iyong kapamilya, sa'yo at sa iyong in-laws, o sa'yo at sa iyong amo, sa'yo at sa iyong mga kaibigan, sa'yo at sa mga kasama mo sa ministeryo. Okay? I hope you're learning. If you find this very helpful, mag-type ka naman dyan, mahal na kababahayan, okay? And you can express your gratefulness, okay? Because, you know, I'm doing this every week, okay, to share this wisdom, this knowledge that I do believe would really help you and your family and your friends. Now, the question is, how to exceed expectations? Okay, as I end, okay? Let me tell you, ito yung tip lang. Okay, unang-una, know the clear expectations first. Hindi mo ma-exceed ano mga expectations ng tao na hindi mo alam. Tanungin mo, ano mga expectations mo sa akin? Okay. A day ago, may nakausap ako na pastor and trying to affiliate, okay, sa church family. And gusto ko kasi malinaw. Ano ba yung in-expect? Ano yung arrangement? Ganon. Okay? For you to exceed the expectations of people, of your partners, or your business partner, kung sino man yan, first, know the clear expectations first. Pangalawa, okay, i-prioritize mo yung quality. Quality ng gagawin mo, quality ng produkto over speed. Kasi kahit mabilis ka kapag walang quality, hindi mo ma-exceed yung expectations. Okay? Pangatlo, always do more than what is expected of you. Kaya nga, exceeded expectations. Nandun na rin yung sagot, di ba? May expectations sa'yo, okay? Huwag mo lang gawing ordinaryo. Okay? Okay, put some extra. Okay? Andun dapat yung ano, was this go the extra mile, sabi nga, di ba? So, for the ordinary to become extraordinary, okay, just add some extra. Kaya nga, extra. Extraordinary. Okay? So, I hope you learned something, mahal na kababayan, and remember this, 7 types of expectations. First, no expectation. Second, offered expectation. Third, shared expectation. 4, met expectation. 5, unmet expectation. 6, unreasonable expectation. 7, exceeded expectation. Okay? And mahal na kababayan, there are certainly advantages and disadvantages of having expectations. However, mahal kong kabayan, having high expectations of yourself is a lot better than having high expectations of others. Okay. Dapat mas mataas ang expectation mo. Higit na mataas ang expectations mo sa sarili mo kumpara sa expectations mo sa sino mang tao sa iyong paligid. God bless you. And if you find this very helpful, kindly comment something, share this to your friend, and stay amazing and remain shining. God bless you.